Cristo Calero. Mga kapatid, so kanina po mga kapatid, doon po sa pinupunan ko po ng kawayan, yung mga kahon ng prutas, nakakuha na naman ako ng isang sakong dunot na saging o lantang saging. Ngayon, hindi ko na lang ito hihiwain. Ibibigay natin ito sa ating tabo. Susubukan natin kung mauubos ba nila pati balat. Ibigay natin ito. So, ito na mga kapatid, natin itong ipapantay. Sa ganun. Ayan. Mas maganda po talaga ay hihiwain ito nang sa ganun ay makuha po lahat, pati yung balat, pwede nilang kainin. Tinatamad akong maghiwa ngayon, so ito na lang, ibibigay na lang natin rekta. Sila nang bahala ang maghiwa. So, tutulungan natin sila. Pipisakin natin. So, ayan po mga kapatid, lantang-lanta na po kasi ito, pero mas maganda sana, hihiniwa ko ito. Ngunit, naibigay na natin, kaya okay lang. Ayan. Pag hiniwa kasi ito mga kapatid, ultimo balat nito ay kanila pong kakainin. Ayan. Kagaya nito, talagang walang ititira ang mga pabo pag nahiwa ko ito. Pero wala naman, wala po silang ibang ginagawa dito sa loob ng kulungan, kaya ito, maubos talaga ito. Pupunitin nila itong ibang hindi pa na punit. Ayan. So, busog mat sila ngayon. Talagang mabibusog po sila. Paborito nila ito mga kapatid. So, sa mga kapatid natin dyan na malapit lang po sa mga fruit stand, isa po itong opportunity sa inyo na makatipid kayo ng kaunti sa pagkain ng mga alaga. Kasi nga, ito, ayan, nakakabusog po ito. Kahit lanta na po, uupakan talaga yan ng mga alaga. Ayan, kita nyo naman. Ito lang bayabas, hindi. Subukan natin itong hiwain. Baka kakainin rin nila yan. Ayan, ganyan po sila kasaya mga kapatid. Ayun, tumatakbo yung iba. Andun pa sa udahan. Kasaya po sila.
kumbaga, para pong may handaan. Ang pakiramdam nila, mayroon pong handaan sa loob ng kanilang kulungan. Ayan. Ayan. So, mamayang hapon, saka na tayo magbibigay ng ating fermented na mga dahon. Ayun. Ayan po mga kapatid, babalikan na lang natin ito mamayang hapon. Tingnan natin kung ubos ba nila itong saging na ito. Makita nyo po, ibinigay po natin yung mga lantang saging na hindi hiniwa. Ito naman, may binigay po dito na balat ng saging kasi dito banda sa amin may nagluluto po ng tritong saging. Kaya ito, hihiwain natin nang sa ganun ay makain po ito ng pabo. Yung kanina, hindi po yung makakain yung balat. Ito na. Itong balat po ng saging, hindi ko muna yan uubusin. Ito lang muna. Tapos kung nakikita nyo po yung kanina, ang mangyayari doon po talaga hindi po nila maubos yung balat kasi malapad. Ang maganda po sana ginamit ko yun. Ayan, hiniwa ng ganito. Kahit ganyan lang para mas madali po talaga, wala po talagang matitira. Kahit balat ay mauubos nila. Yung kanina ganito binigay natin, malaking posibilidad na hindi nila makakain pati balat. Pero pag ganito po, pag inihalo natin sa kanilang pagkain, ganyan, sigurado po na walang ititira. Ayan. So, ito lang muna yung ating ipanghahalo sa ngayon. Kasi kaninang tanghali, nakakain naman sila ng marami-rami. Yan lang muna. Tapos i-update ko kayo sa ating fermented na mga dahon. So, update naman natin sa ating ginagawang fermented na mga dahon. Ayan po yung apat na drum. So, yung dalawang maliliit na drum, yan po yung hindi natin hinaluan ng asin, molasses at saka tubig. Tapos, update sa dalawa, itong dalawa na ito, ito po yung tatlong sakong mga dahon, apat na sakong mga dahon. Sa ngayon, patungkol po dito sa tatlong sako na dahon, mga hanggang dito na lamang po ang laman nito mga kapatid. Malapit na po mag isang linggo yung aking pagkonsumo sa isang drum pero hindi pa po siya naubos. Nailipat po ito dito mga kapatid kasi ayun nga, kung napanood nyo na po yung nakaraang mga vlog ko po, na ibanggit ko po doon na mayroon po siyang hindi magandang amoy. Mabigat kasi ito, hindi po ito basta-basta natin mailipat doon sa aking pabuhan. Kaya for this moment, andito muna ito, pansamantala lang ito. Pag naubos na itong malalaking drum, pag gagawa ako ng bagong fermented na mga dahon, doon ko na po ilalagay sa pinakakulungan talaga ng mga malalaking pabo. Ito po, bubuksan natin, titingnan natin yung kanyang laman. Nang sa ganun ay maipakita ko po sa inyo. So yan, ito po, dalawang balde po ating nilagyan ng lantang saging, tapos yung dahon ng saging na sabah o kardaba. So, sa ngayon, yan po yung natira. Yan po yung update natin. Amuyin nyo po. Ayan, yan po talaga yung kanyang amoy. Pasensya, hindi nyo pala maamoy. Ako lang po yung aamoy. So, malalim na po. Hindi na masyadong abot ng aking kamay. Ito po yung kanyang hitsura. Yan po yung kanyang hitsura. So,
Ayan, hindi masyadong marami ang ating bibigay ngayon kasi himabaw po yung maliit na sako na ating ibinigay na saging kanina. Ayan. So, sa ngayon po, kung nakikita nyo, ito po yung dalawang drum, dalawang balde. Mayroon na po yung hiniwang lantang saging, balat ng saging, tapos yung ating fermented na mga grains. Para po sa kalaman ninyo mga kapatid, patungkol po dito sa trigo, o itong tinatawag dito sa amin na bagaso, sa totoo lang po, pag ito po talaga yung ating ipapakain sa ating mga pabo, lalo na pag purong bagaso, hindi po mataba yung ating alagang pabo pag ganito po ang ating ipapakain. Kaya sa ganitong paraan po, hinahaluan ko po ng fermented na mga dahon, tapos mga lantang prutas lang sa ganun, may nutrients pa po silang makukuha. Kasi piniga na po kasi ito, sapal na kasi ito ng trigo mga kapatid, kaya siguro ganun po yung realidad. Kaya wala pong masyadong hindi po tataba yung ating mga alaga. So ayan, ganyan lang po karami. Yan na po yung ating pagkain sa ating mga pabo kasi marami yung saging nating ibigay kanina ng tanghali. So ayan, para po talaga hindi nasira yung ating bagaso o trigo, dapat itatali talaga yan ng maigi. Ayan po. So sa ngayon, kung nakikita nyo, may scramble po tayo dito na kunti. Ito po yung ating ibibigay, kumbaga pang pagana po sa kanila. Tapos itong dalawang drum, ito ibibigay lang natin ito. Lanta po itong mangga. Galing rin yan kanina doon sa bilihan ng prutas. Natin sa ibinigay natin kanina na mga prutas mga kapatid, lantang prutas, mostly mga saging. Ito po yung update yan, kung nakikita nyo po, yung hindi po nabuksan ay hindi po talaga totally nakain. Yan, marami pa pong mga balat ng saging na hindi po nila nakain. Tapos yung iba, hindi rin nabutas. Siguro sa susunod na araw, baka kanila po itong mabuksan. Yung iba ay hindi po talaga nabuksan. Yan po yung kaibahan. Tapos yung ating dinala na mga trigo, ayan, sa tingin ko po, may mga laman pa po yung kanilang butsi mga kapatid. Siguro, for this moment, hindi muna ako magbibigay ng feeds o yung scramble. Ayun, isinabit ko muna yung scramble. Hindi ko na lang yun ibibigay. Kita nyo naman, pansin nyo naman yung kanilang mga butsi, may laman po. Kintoy! Dakpa na pala yung kintoy! Dakpa ba? Pabo! Kadakop ka? Ayan, may isang nakalabas. So, kita nyo naman, malakas po silang kumain mga kapatid kahit trigo lang po. Hindi pa po yan nahalo, nasa ilalim pa po yung mga saging at saka yung mga... okay na na kintoy! Ayun, may isang nakalabas. So, pinutusan ko si Kent Lloyd na yan, pumasok na po yung isang kulay puti. So, sa ngayon, hindi na ako magbibigay ng feeds mga kapatid. Ayan, kita nyo naman, isinabit ko, hindi ko na lang ibibigay. Pansin ko naman na may mga laman po yung kanilang butsi. Ito po, ayan, nakakapa. Nakakapa ko po mga kapatid na may mga laman na po yung kanilang butsi kasi kaninang 12 PM po tayo nagbigay, ngayon 4:43 po. Kaya may mga laman po talaga. Marami kasi yung saging natin ibinigay kanina. So ngayon, ang ibibigay natin, yun lamang pong hiniwang balat ng kardaba, lantang mga saging na hiniwa, tapos yung fermented na mga dahon at yung ating trigo. Ito, ibibigay na rin natin tong manggang lanta. Ayan, unti-untiin lang nila yan. Tapos ito, itatapo natin tong basura.
Ayan, marunong, marunong. So, ito na po yung ating pinaghalo-halo. Ibibigay na natin, ayan. Ganyan po sila kalakas kumain, mga kapatid, kasi nasanay na po sila sa ating fermented na mga dahon. So, ganyan po sila katakaw, mga kapatid. Itong pagkainan na ito, mga kapatid, mas maganda po ito dahil hindi po nila naapakan yung kanilang pinakapagkain. Kasi mayroon po tayong division na nakalagay. Ayan na po, mga kapatid, marami-rami po yung aking napakain ngayon. Hindi po nila naubos kaagad, pero malayo pa naman yung 6 PM, nasa alas 5 pa naman tayo. Malaki pa pong posibilidad na maubos nila yung lahat ng pagkain. Ayan, puno po yung kanilang mga butsi. Kita nyo naman yung mga lalaki, maging yung mga babae, ay puno po talaga yung kanilang butsi, mga kapatid. Oh. Ayan, busog po. Ayan. Busog po talaga yung ating mga alaga ngayon. Ganon lang po kasimple yung pakain ng ating mga pabo, mga kapatid. Trigo, lantang saging, balat ng saging, lantang saging, balat ng saging. Ayan. Tapos yung feeds na ating ibinigay, nakasave tayo ngayon kasi busog na po sila. Hindi ko na lamang po yun ibibigay. Sa susunod na araw na lang, pag wala na pong lantang saging, tapos wala po yung pag wala na po yung lantang saging, kasi madalas silang kinakain yung ating pinerment na dahon, tapos trigo, ayan yung counting feeds. Pero may marami kasing lantang saging kanina, kaya ayun, ibinigay natin at talagang busog po sila. Ayun lang, yung iba, yung mga balat, hindi po nila nakain, kumpara po talaga sa hiniwa na talagang makakain po talaga nila. Sana po, mga kapatid, nakabigay po ito ng kaunting idea sa inyo, nang sa ganun ay ang inyong kaalaman po sa pagpapabo ay lalo pong lalawak. Magkaroon po kayo ng idea kung ano po yung mga alternatibong pakain na pwede nating ibigay sa ating mga pabo. Nasa sa inyo na lang kung ano po yung available sa inyo, nang sa ganun ay magamit nyo po at maipatuka nyo po sa inyong mga alagang pabo. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, sa patuloy na panunood, pagsuporta sa aking munting channel. Na bago at ngayon lang nagawi sa aking channel, mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe. I-click ang bell button, nang sa ganun ay ma-notify ka po ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. Hingi po ako ng tulong sa inyong lahat, mga kapatid, sana po paki-like na lang, kasi napakalaking bagay po 'yan na magagawa sa aking YouTube channel. So hanggang dito na lang, lagi niyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.